Balikan po natin ang ating kabarkadang si Josky, ang kaugnay pa rin po ng isinasagawang National Science and Technology Week dyan po sa lungsod ng Pasay. Jos? Alright, maraming salamat. Live na live pa rin tayo dito sa World Trade Center para po yan sa National Science and Technology Week. Para po pag-usapan natin ang mga highlights ng programa natin dito, makakapanayam natin ang Director ng Science and Technology Information Institute. Walang iba kundi si Dr. Richard Burgos. Good morning, sir. Good morning. Magandang araw sa kanilang lahat. Lahat ng mga nanonood sa atin ngayon sa PTV4. Isang maulan pero magandang araw dahil sa agham at teknolohiya sa ating bansa. Siyempre sir, tuloy na tuloy ang programa natin dito, Rain or Shine. Kasi Rain or Shine, tuloy po tayo ngayon. Mag-o-open tayo within a short while, yes, ng ating National Science and Technology Week celebration. Alright, so ito po ay annually ginaganap natin dito. At this year, it will be at the World Trade Center. Libre po ang entrance dito. Wow. Okay sir, so yung theme po natin for this year is Science for the People. So first and foremost, bakit po ba natin hangad na ipalapit palalo yung agham sa mga kababayan natin? Alright, kasi alam mo, even sa school, di ba? Pag sinabi mong science and technology, medyo pass kami dyan, di ba? Kasi mahirap yan. Pero hindi po totoo yun. Madali naman po siya. Kailangan lang natin i-develop ang interest and awareness ng mga tao sa science and technology. Dahilan, yung mga bansa na progresibo ay ang dahilan dyan ang science and technology. Kaya mahalaga po na mas marami tayong mga engineers, scientists, researchers sa ating lipunan. Okay. Sir, ano po ba yung mga concrete ways na ginagawa ng DOST para syempre mas maunawaan at mas ma-appreciate ng mga kababayan natin yung agham? Alright, so there are a number of... It's a big problem for the Philippines. Medyo laggard tayo in terms of global competitiveness. But we are attacking this on many fronts, all right? One is education, human resource development, yeah, di ba? Kaya kailangan marami tayong scholars. Punta kayo sa DOST pag kailangan nyo ng scholarship to go to any of the STEM courses, science, technology, engineering, and mathematics, all right? At saka, meron tayong mga research and development programs, all right? Tinutulungan natin yung mga state universities natin and colleges and other research institutes to undertake researches that actually benefit the people, di ba? Okay. And meron din tayong mga like setup small enterprise technology upgrading program. Okay, isa po yung programa ng DOST kung saan tinutulungan natin ang mga maliliit na mga enterprises, okay, para ma-improve nila yung processes nila, magiging mas productive sila and therefore mas competitive and even why not more lucrative in their business. Okay. Yes. As I can see it, sir, no, talaga multi-level yung nagiging impact ng DOST para syempre mas ma-appreciate ng mga kababayan natin in science and technology. Pero in terms of accessibility, sir, syempre we're archipelago ng Pilipinas, diba sir? So medyo challenge yun for us. So ano po yung mga hakbang na ginagawa ng DOST para dalhin mismo doon yung agham right sa mga communities mismo? Alright, so ang Department of Science and Technology ay marami po tayong mga agencies under the department. So we have about 18 agencies, but we also have 16 regional offices. So sila, ito po yung mga offices na ito. Marami. Ang nagdadala po ng serbisyo ng DOST sa ating mga kababayan sa regions. And also, even to the provincial level, meron po tayo mga provincial science and technology centers dyan. Okay. Sir, let's talk about this week-long celebration here in World Trade Center. Ano po ba yung mga basic na highlights natin na expect ng mga attendees natin? Alright. So, ang main concept ng exhibits natin this year is to bring science and technology to the experience of people. So, for example, meron isang cluster dyan. Science, technology, and innovation at home. So ano ba yung makikita mo sa bahay, di ba? From your pinggang Pinoy, yung nutrition mo. Science lahat yun. Science-based okay lahat yun. Down to your medications, di ba? Yung ating Tuklas Lunas program, okay, nag-exhibit din po sila dyan ang kanilang mga latest developments and products. Oh, okay. So sir, this is free admission. So we're inviting everyone to go here at the World Trade Center para masaksihan nila mismo yung mga exhibits natin and forums, right? Yes, okay. So from today until the 21st Saturday, ay every day bukas tayo from 10 in the morning to 6 in the evening. Wow. So libre po yan, kaya pumunta na kayo dito, alright, sa World sir Trade Center.
Okay, thank you so much, sir, for your time. At sana, we hope for the best and the success of this year's National Science and Technology Week. Muli, nakapanayam natin ang Director ng Science and Technology Information Institute, walang iba kundi si Dr. Richard Burgos. Thank you so much, sir. Thank you, Jules, and to PTV4 and lahat ng mga manunood. Yes, good morning sa inyo lahat. All right.